and welcome to my YouTube channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng isi ube kalamay. Para hindi na kayo maghalo ng matagal para makakain lamang ng masarap na kakanin na ito. Kaya tutok lamang kasi napakadali lamang gawin ito. At heto lamang ang mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng isi ube kalamay. Ngayon, magsimula na tayo. Ang una natin gagawin ay magluluto muna tayo ng latik. Ngayon, sa isang pan, ilagay lamang ang coconut cream. At lulutuin ko lamang ito over low heat hanggang lumabas ang oil ng ating coconut cream. At hayaan, once na lumabas na ang oil ng ating coconut cream, ay maaari na natin itong haluin. So, patuloy lamang itong halu-haluin hanggang mag-color brown ang kulay ng ating coconut cream or hanggang maging latik ito. At pagkalipas ng ilang minuto, ayan ang color brown na ito, so maaari na natin itong hanguin at isalin sa isang lalagyan. Gagamit lamang ako ng salaan dito para mapaghiwalay ang latik at ang coconut oil. At akin lamang itong iseset aside muna. So ngayon naman ay gagawa na tayo ng ube kalamay mixture. Ngayon sa isang bowl, ilagay lamang ang glutinous rice flour. And then next, ilagay na din ang sugar. Maaari kayong gumamit ng white sugar. At akin lamang itong hahaluin. At pagkatapos mapaghalo ang mga dry ingredients, ay maaari na natin ilagay dito ang coconut milk or ang gata. And then, haluin lamang itong mabuti. So ayan, kapag nahalo nyo na itong mabuti, ay maaari na natin ilagay dito ang ating ubi jam or halaya. Maaari nyo din gamitin or ilagay kahit yung ubing nilaga lamang. Basta gadgarin nyo lamang bago nyo ihalo sa ating mixture. At maglalagay din ako dito ng ube flavor para may dagdag lasa at dagdag kulay din ang ating isi ube kalamay. Akin lamang itong hahaluin. So ayan, gumamit lamang ako dito ng wire whisk para mahalo kong mabuti ang ating mixture. Once na nahalo nyo na itong mabuti, ay maaari na natin itong isalin sa ating lalagyan na paglulutuan. At heto yung mga lalagyan na aking gagamitin sa pagluluto ng ube kalamay. Ang gagawin ko dito ay akin lamang itong papahiran ng coconut oil na galing sa latik na ginawa natin kanina. Gagamit lamang ako ng brush para mapahiran ito. Maaari pala kayong gumamit dito or maglagay ng banana leaf or dahon ng saging. So ayan, pagkatapos mag-grease ang ating pan, ay maaari nang ilagay ang ating ube kalamay mixture.
At guys, kung bago ka pa lang pala sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hit mo na din ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga bagong upload at i-upload pang mga videos. So ayan, ready na natin i-steam ang ating ube kalamay sa may kumukulong tubig. Naisalang ko na sa aking steamer ang aking kalamay. So, kailangan kumukulo ang inyong tubig bago nyo ito isalang. So, akin lamang itong lulutuin sa loob ng 40 minutes o hanggang maluto ang ating ube kalamay. Lulutuin ko lamang ito over low to medium heat. At pagkalipas ng ilang minuto ay maaari na natin i-check ang ating ube kalamay. So, gagamit lamang ako dito ng toothpick para i-check ito. Akin lamang tutusukin. Ayan, kung mapapansin nyo ay malinis na ang ating toothpick. So, ibig sabihin ay luto na ito. So, akin lamang itong hahanguin at aking palalamigin. At isasalang ko naman yung natitira ko pang ube kalamay. At heto na yung aking ube kalamay na pinalamig. Papahiran ko lamang ito ng coconut oil sa ibabaw para mas madali itong ikat at mas magandang tingnan ang ating ube kalamay. So pagkatapos kong mapahiran ng coconut oil ang ating ube kalamay, ay akin na itong hihiwain. Gumamit lamang ako dito ng spatula na may coconut oil din para hindi manikit ang ating ube kalamay habang ating hinihiwa. At pagkatapos ikat ang ube kalamay ay maaari na tayong maglagay ng latik sa ibabaw. Nasa inyo na kung gaano karaming latik ang gusto nyong ilagay sa inyong ibabaw ng ube kalamay. Siyempre, mas maraming latik ay mas masarap. At heto na ang ating masarap na easy ube kalamay, na hindi na kailangang mangalay ang kamay para makatikim lamang ng masarap na kakanin na ito. Kasi pwede mo nang i-steam ang iyong masarap na ube kalamay. Kaya kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Thank you for watching. Ito po ang aming kitchen. Happy cooking, everyone!